Check, praise. Come on, mas malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Kami po ay mag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, sa bawat isa na maging matabang lupa ang bawat puso na makikinig, O God, matatanggap ang iyong salita at magkakaroon ito ng kapangyarihan sa aming buhay. Continue to mold us, teach us, O Lord God, so that you can use us, Lord. Ganon din po ang iyong servant, Lord. May itaas ka, mag-glorify ka. You must increase and I must decrease, Lord. Let that wisdom and anointing as well as fresh revelation dumaloy po, Panginoon. Amen. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, patuloy nating pag-uusapan. Praise God. Hallelujah. Yung ating series about beauty from the inside out. Yan. Glory to God. Okay, mahalaga na kung saan ay nauuna yung loob bago ang labas. Praise God. Pag sinabing loob, ito yung puso. Praise the Lord. Okay? Hallelujah. Ready na ba kayo? Sabi nyo, ready na ako. Yan. Ready na ako. I-type yung mga nasa online, ready na ako. Yan. Nehemiah chapter 4, verse 6. Nehemiah chapter 4, verse 6. Sabi, so we rebuilt the wall till all of it reached half its height. For the people worked with all their heart. Praise God. Ang Nehemiah, si Nehemiah ay may magandang trabaho, maayos na sweldo, maayos na trabaho, nagtatrabaho sa palasyo. Pero alam niyo po, nagkaroon siya ng burden na ano, ayusin ang kanyang nasyon, tulungan ang kanyang bayan na Israel. Why? Sira ang wall of Israel. Pag oras na ang wall of Israel, yung ng isang nasyon, sira, walang depensa. Pag may kaaway, madali lang silang atakihin. At siya, habang ang ganda ng buhay, ang ganda ng trabaho, ang ganda ng sweldo, ang kanyang isip ay nandoon sa kapakanan ng kanyang bayan. Praise God. Kaya siya ay nagpaalam saan? Sa kanya, sa hari, sa kanyang boss, na babalik siya sa kanyang nasyon para ayusin, tulungan, gawin yung nararapat. Kasi siya po ay hindi makatulog na maganda ang nangyayari sa kanya, pero ang kanyang bayan ay magsasuffer at mapapahama. Yan po ang pinag-usapan natin na puso. Pag puso ang pinag-usapan, hindi lang sarili mo, kundi ang kapakanan ng ano, ng iyong bayan, ng iyong iglesia. Praise the Lord. Andyan ba kayo? Kaya mahalaga na maiayos natin ang ating puso. Ang problema on the last days, alam niyo po, mababasa natin yan later on kasi kasama ito sa outline ko. Nasa may verse po yan sa 2 Timothy. Not on the last days, ang magiging problem ay ano, ang tao ay maibigin sa salapi at hindi lang maibigin sa salapi, makasarili. Isa yan sa mga katangian na kung saan ay ano, actually hindi katangian yan eh. Na isa yan po sa mga magmamanifest, yung pagiging selfish, makasarili. Pinakamahirap po yan. Pag ikaw nagsuko ng buhay, kaya nga isinusuko mo rin pati ang iyong sarili. Andyan ba kayo? Yan ang problem ngayon. Ang tao, pag oras na malayo, makikita mo kaagad kung ito'y nasa Panginoon. Bakit? Pag oras na nasa Panginoon yan, na isa sa natatanggal ay yung pagiging makasarili. Ang pinakamahirap na kasama ay yung makasarili. Walang ibang iniintindi kundi ang sarili lamang niya. Pinakamahirap po yan. Dito po, sa Nehemiah chapter 4, ibinibigay ko lang yung alin, yung background ng Nehemiah chapter 4. Alam niyo ba, hallelujah, na matindi ang persecution. Nung si Nehemiah ay nagkaroon ng burden na itayo ang wall, merong mga tumulong. Even yung hari, may tumulong. At the same time, ay may mga tao na nag-commit. Kasi po, ang totoong pananampalataya at pagsusuko sa Diyos ay ikinukumit mo ang buhay mo sa Kanya. Kaya nga sabi ko, pag sinabi mong Jesus is my Lord, it means Jesus is the owner of your life. Kasi yung word na Lord, siya ang pag sinabing Lord, owner.
Kaya landlord, landowner, mahalaga yon. O kaya maliwanag yon. Amen? Kaya the moment you says that Jesus is my Lord, Jesus is the owner of my life, praise God. At dito po, ay ano, merong pong, nung nagkaroon siya ng burden, si Nehemiah, ay ano, at nakikita nila, nagtatrabaho, nung unang-una, kinukutya nga sila eh. Ano yan? Baka madaanan lang yan ng hangin. O baka ihipan ko lang yan, babagsak na. Mga ganun bang pangkukutya? Pero nakita nila may nangyayari, nung nakitang may nangyayari, ay ano, ang mga ito ay pinagbalakan sila na salakayin. Kaya si Nehemiah ay nagbigay ng instruction saan? Sa mga tao, sa mga tumutulong, sa mga kumikilos. Mahalaga sa pakikinig, pag may instruction, huwag mo lang pakinggan. Dapat mong intindihin, pero huwag mo lang intindihin, dapat mong gawin. Dapat mong intindihin at dapat mong ano? Gawin. Masasayang ang salita ng Diyos na hindi ginagawa. Hindi ina-apply. Hindi mo ito pakikinabangan. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. At dito sa Nehemiah chapter 4 verse 6, bakit, titingnan natin, bakit ganun kapursigido ang mga tao? Verse 6, ulitin ko. So we rebuilt the wall till all of it reached half its height. Ano yun? Nirebuild nila yung wall. At ang kanilang na, in spite of matinding mga persecution, sina Sanballat, sina Tobiah, sina Gesem, ay ano, talagang binipersecute, gustong hindi ipagpatuloy. Pero in spite of that, ay ano, may na-achieve kagad. Ano yun? Kalahati nung, yung itatayo nilang wall, nangalahati na kagad. Nangalahati na kagad. Medyo mabilis ang trabaho. Bakit kaya? Etong reason. For the people work with all their heart. Ano yun? People work with all their heart. Ayan o. People work with all their heart. Alam nyo, kahit na anong tindi, kahit anong baba ang pinagsimulan mo, kahit anong tindi ng mga problema mo, pag ang kasama mo, kahit anong konti ng kasama mo, pero buong puso naman tong mga kasama mo, may ma-achieve. May mangyayari. Kaya nga, piliin mo mga taong nakakasama mo. Sa mga nag-aaral, piliin mo kung sino ang mga kakasamahin mo. Pag bulakbol ang kasama mo, hindi mo maayos ang pag-aaral mo. Sa mga nagtatrabaho, piliin mo kung sino mga kasama mo. Praise the Lord. Or else, mapapahamak ang buhay mo, mapapariwara lang. Ay di, lalo na sa pag-asawa, piliin mo kung sino mapapangasawa mo. Praise the Lord. Glory to God. Dito sabi niya, for the people work with all their heart. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya, pero magkamali ka man, sabi ko nga kahapon, by the way, congratulate na si Sherry May at saka si Arwin. Yan. Kinasal na sila kahapon. In spite of na kung saan, ay sila mismo, alam na, meron na silang anak na si Sian, hindi nga lang sinama ngayon si Sian. Busy siguro si Sian. Yan. Praise God. Pero, hallelujah, nagkamali sila, nagkasala sila, pero naiayos. Ngayon, ganap na silang mag-asawa. Amen? Actually, dalawang kasal ang magkasunod. Friday, may kasalan kami natinan sa Tagaytay. Tapos Saturday, kinabukasan. Kaya kailangan naming umuwi. Praise God. Eh, nakauwi kami siguro mga midnight. Midnight sa kadahilan. Ah? Nung dumating kami, past one ba yun? Ah? Ah, magwawan? Ah, umaga na pala, hindi pala gabi. Umaga na pala. Kasi bukod sa medyo matagal yung sa reception, eh, matrapik eh. Dahil may ginagawa pati. Matrapik, sobrang traffic po. Pero in spite of that, ano, pero natuwa po ako. Ah, sama, ito yung challenge. Pag nagkamali ka, ulitin ko, katulad nila si Jeremy, nag-ayos eh, saka si Arwin, inaayos. Wala problema dun eh. Praise God. Pero it's one thing din. Pag magsisimula ka pa lang sa relasyon, alam niyo po, ninong po ako doon, hindi po ako nagkasal sa Tagaytay. At pagkatapos isang garden, pinaghandaan nila talaga, 5 years silang mag-un. 5 years. As in 5 years. Alam niyo po, nung idineklara na, nasabi na kung saan, ayon sa batas, sa ating republika, kayong dalawa ay mag-asawa na. Tapos bubuksan na yung belo,
you may kiss your wife. Praise God. Sa mga nagkakasal, ingat po kami sa pagdideklara doon. You may kiss the bride. Hindi pwede yun. Baka madimanda ka. Kasi mamaya lahat ng lalaki tumayo at i-kiss yung bride. Kasi ang nakalagay nun, you may kiss the bride. Hindi. You may kiss your wife. Dapat. Mas maganda yung maliwanag, di ba? Pag sabing ganyan, you may kiss your wife, sabi nung groom, inaanak ko, anak ng pastor po yun, sabi nung groom nang yan, pastor, pwede pong makahiram ng mic? Ah, oh, nagulat yung pastor, bakit? Oh, sige, binigay yung mic. Alam niyo po, 5 years kami nitong girlfriend ko. Sabi niya, pero gusto ko lang pong sabihin, ito po yung unang kiss ko, kiss namin sa isa't isa. For 5 years. Sabi ko, oh, grabe. Sabi ko, tindi ha. Sabi niya, lahat nagpalakpakan manga. Lumapit ako sa pastor na kung saan, yung daddy niya kasing pastor di sa Paranaque, eh kaibigan-kaibigan ko, matagal ko ng kaibigan niya. Bishop na po yun. Sabi ko, sir, kasi ang tawagan namin sir. Bakit sir? Servant. Shortcut ng servant. Sabi ko, sir, i-reward mo yung anak mo, hindi dahil sa anak mo, kundi dahil sa kanyang sinabi. Matindi yan. Sabi ko, i-reward mo. Nano, anong ibig mong sabihin? Ang church, kako, i-reward ng church yan. Sabi ko, bigyan nyo ng cash. Pero mo, model yan, magandang, ano yan ha, grabe yan ha. For 5 years, ni Kiss, wala. Sabi ko, ganun, ibang usapan yan ha. Pagpalain nyo, pero church ang magpapala, hindi kayo, hindi yung magkakapatid. Kasi lahat po magkakapatid, professional lahat na eh. Sabi ko, church ang magbigay, meron naman pondo eh. Oh. Magkano? Sabi ko, kung may pondo kayo, bigyan nyo 10,000. Tapos i-announce mo, pati sa church. I-announce mo na ano, pag ganito, may kakasal at pagkatapos, intact yung kanilang virginity, eh i-reward. Oh, praise the Lord. Sabi niya, ah, maganda yan ah. Eh yung isang pastor nila na taga Dubai, andun din, nung marinig, ganda po niya na. Gagawin natin yan. Sabi niya, kasi ibang klase. Amen? Pero inuulit ko, pag kayo nagkamali, nagkasala, katulad ng Jeremy, itama. Praise the Lord. Amen? Praise God. Kasi, tingnan mo, ibang usapan, pag ano, the people work with all their heart. Hindi madali ang trabaho. Sabi niyo bakit? Ay, naku, walang ganang bakit. Ha? Ah? Pambihira. Merong gustong lumusob. Alam niyo, yung iba, pag may problema, tumitigil sa trabaho. Pero ito, hindi tumigil. Alam niyo instruction ni ano? Instruction ni Nehemiah, yung isang kamay ang hawak pala, yung isang kamay ang hawak sandata. Pambihira. In short, grabbing dedication yun. Pero paano mo magagawa? Why? Because they work with all their heart. Amen. Kaya, pag ganon, ay nako, ibang usapan. Ang hirap ng trabaho. It seems impossible. Kaya tinatawanan sila eh. Pero may nangyari ba? Biruin mo. Chapter 4 ng Nehemiah, nangalahati kagad. Oh. Ilang araw yun? The whole nation? Biruin mo, paligid, nilagyan ng wall. Pero natapos yan, kung babasahin nyo, Genesis chapter 6, verse 15 to 16, natapos yan in 52 days. Pambihira. Why? Because they work with all their heart. Praise God. Oh, same verse. Amplified naman. Kasi kanina, I, NIB. Amplified. Tingnan natin sa amplified. Ang sabi no, so we built the wall and the entire wall was joined together to half its height. And daw? Half its height. Tingnan mo yung katabi mo. Kalahati lang daw yung height. Hindi. Nangalahati na yung ano. Oh, praise God. Ano sabi doon? For the people is what? Had a heart to work. May kaibahan ba yun? They work with all their heart. Pero dito naman, people had a heart to work. Para sa akin, papaliwanag ko po yan sa inyo. Yung, the moment you work with all your heart, ay ano, matatapos mo yung trabaho. Magagawa mo yung trabaho ng maayos. Amen? But the moment the people had a heart to work, masisimulan mo yung trabaho.
Pag may puso ka, makakapagsimula ka. Pag ayos ang puso mo, gaano man katindi, gaano man kahirap ng trabaho, if you have that heart to work, masisimulan mo. At hindi mo lang masisimulan, matatapos mo, magagawa mo ng dabi. Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Glory to God. So, work with all your heart. And then have that heart to work. Hallelujah. Amen ba? Kaya ang ganda eh. Antindi nang nangyari. Ang ganda nang nangyari. Bakit? They had a heart to work. Praise God. Pag meron kang puso, mag-aral, makakatapos ka. Hindi ka lang magsisimula. At pag oras na nag-aaral ka ng buong puso, mataas ang grade mo. Praise God. Amen? Hindi po. Kasi ang ginagamit po sa pag-aaral, hindi puso, utak. May connection yung utak mo sa puso mo. Praise the Lord. Glory to God. Imagine, note, imagine with all your mind, believe with all your heart, and then achieve with all your might. Yung outline, pindot, yan. Pindot, yan. Imagine with all your mind. Believe with all your heart. Achieve with all your mind. Yan. Pag imagine, siyempre ang gagamitin, isip. Pag believe, gagamitin, puso. To achieve, gagamitin, your might. Kaya imagine with all your might, I mind, believe with all your heart, achieve with all your might. Praise God. Kaya maliwanag po yun. Amen? Mga kapatid, pati yung mga nasa online, praise God. Let's work with all our heart. And then work with ano yung pangalawa kanina? Nakalimutan ko tuloy. Have that heart to work. Work with all your heart and then have a heart to work. Amen? Yeah. Praise God. Colossians chapter 3, verse 23. NIV, hanggang 24. Sabi niya, whatever you do, ano man ang gawin mo, ay ano, work at it with all your heart. Ano man gawin mo, gawin mo ito ng buong puso. As working for the Lord. Bakit? Hindi mo sa tao ginagawa yun. Sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya pag may ginawa ka, ginawa mo ng buong puso, nakikita ni Lord yun. Praise God. Kasi hindi mo sa tao ginawa. As working for the Lord. Not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Matindi ito ah. Praise God. Hindi mo ginagawa sa tao, hindi mo ginagawa sa boss mo. Yung iba kasi, maayos magtrabaho, basta't ano? Basta't may sweldo. Pero pag walang sweldo, hindi, barabarabay. Ano problema doon? Ano bang problema doon? Praise God. Eh kay Lord, paano yun? Oh. Praise God. Alibaba pinagawa sa iyo, pakipunasan nga yung basa. Ginawa mo lang, pero boom. Tinabi mo na yung basahan. Pero kita pala ni Lord yun. Kapag pinunasan mo ng gusto, pagkatapos, nilaban mo pa yung basahan. Praise God. Pinatuyo. Pagkatapos, pinampunas. Hindi ganun. Nakita ni Lord yun. Yun sabi niya, oh, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Yung ginagawa mo pala na may puso, ng buong puso, ng maayos, eh ba, at ang nakakita, kahit wala palang naggantimpala rito sa iyo sa lupa, kita ni Lord yun. Eh, paano nung ako i-reward ni Lord? Di mo mapapansin, may mga magagandang opportunity dumarating sa iyo. Kaya every opportunity na dumarating sa iyo, it's a reward of the Lord. Kaya pag may dumating sa yung ano, opportunity, sipin mo, bakit nangyari yun? Dahil ba sa galing mo? O dahil sa pabor ni Lord na dumaloy sa'yo? Praise God. Amen? Kaya yun ang kagandahan. Pag nag-aayos, kaya gagawin mo ang isang bagay ng buong puso. Praise God. Yan yung paganda eh, mula sa loob, palabas. Magkakaroon to ng resulta. Sabi niyo, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Kaya from now on, work with all your heart.
Have that heart to work. Hindi ka lang tatrabaho ng buong puso. Magkaroon ka ng puso para magtrabaho, para kumilos. Amen ba? Again, palakpakan mo si Lord. Praise the Lord. Glory to God. Pag ganon, may nangyayari. Magugulat ka, bakit may biglang opportunity? Minsan, yung mga opportunity dumating sa iyo, praise the Lord, ayan o, hindi mo nga ma-expect, paano nangyari yun? Bakit? Oh, kumbaga sa Korea, nangyari. Nangyari sa iyo. Hindi ba ganun yun, di ba? Oh, bakit? Kasi bigla na lang dadaloy eh. Oh, praise God. At yun, sa kagalakan mo, may iyak ka. Sino rito yung nakakaranas na pag tuwang-tuwa siya, naiiyak siya? Si Arwin kasi hindi ganun. Si Arwin hindi ganun eh. Praise God. At saka si Sherry May. Kahapon, oh, ano masasabi nyo? I-express nyo yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Pagkahawak ni Arwin, I love you po. Pagkatapos, oh, mag-express nyo. Yung mga bata, ay, sawayin nyo yung mga bata. Labasan mo, Sir Arwin. Praise God. Eh, sabi ko, express nyo yung pagmamahal nyo sa magulang nyo. Pagkahawak ulit, alam mo ba? Oh, iyak. Kasi sometimes, ayun o, dahil sa katuwaan mo, praise the Lord. Amen? Eh, may iyak ka sa tuwa eh. Sino yung ganon? Ah, ah? Ako ganon din eh. Iyakin din ako eh. Sabi ko nga eh, huwag kang iiyak sa harap ko dahil mag-iiyakan tayo. Bakit? Mababa ang luha ko. Huwag ka rin tatawa sa harap ko dahil magtatawanan tayo. Bakit? Mababa rin ang laway ko. Yan. Praise the Lord. Mababa ang luha, mababa ang laway. Minsan, di ba? Alam mo, kahit na maliit na bagay, isang matutunan natin yan eh. Matutong mag-appreciate. Pag may ibinigay sa'yo, kahit maliit na bagay, yung iba, dahil sa hindi gusto yung ibinigay sa kanila, ay, eto lang. Eto lang. Hindi pwedeng ganun. Patotoo ko nga yun eh. Ang una kong naging cellphone ay ano, Alcatel. Ewan ko kung alam niyo pa yung Alcatel. May Alcatel pa ba ngayon? Wala na yata. Alam niyo yung Alcatel? Yung parang tenga ng daga. Parang tenga ng daga, ganyan. Tapos yun. At tapos, kasi ang mga cellphone noon, ano, hindi pa ganito. Tapos ano siya, one-liner lang. Ang cellphone kasi noon, parang beeper. Parang beeper. Iba pa yung beeper, kundi cellphone. Kasi ang cellphone noon, meron ka ng ka-text, meron ka pang katok. Yeah. Oh, ka-text and katok. Di ba? Oh. Kausap, di ba katok? Oh. Praise God. Tapos one-liner. Yung iba, two-liner. Hanggang three-liner yata yun eh. Yung ganyan. One-liner na ano. Pero, meron ng mga Nokia noon na medyo maganda na. Ano yung pag itinayo mo, umiikot-ikot pa. Tapos sasayawin mo yung cellphone mo. Mga Motorola, mga ganun ba? Oh. Eh, pambihira. Nung binigyan ako, second hand. Ang nagbigay, taga Quezon City. Chinese. Sabi yun, totoo ako, saya ako. Kaya pa, nung nag-guess ako doon, dala ko yung cellphone na binigay niya, na one-liner. Tapos, siyempre, naka-long sleeve ako. Tapos, ganito ginawa ko. Inilagay ko rito sa sinturon. Kaya, kita. Binulungan ako nung nagbigay. Bago mo naman yung cellphone. Sabi, bakit? Kakaya naman. Makakaya. Oo naman. Sabi, tago mo na. Bakit kita tago? Sabi, siyempre, pag may nagtanong sa'yo, sino nagbigay ng cellphone mo? Ano sasabihin mo? Sabihin ko, ikaw, kasi ikaw nagbigay. Yun nga, itago mo, kakahiya. Ang nahihiya, yung nagbigay. Sabi ko, bakit ka nahihiya? Sabi, kakahiya eh. Mapapalitan yan. Hindi okay lang to. Kasi sa akin, kako, ka-text at ka-talk lang, okay na sa akin eh. Okay lang to. Kakaya, tago mo, takpan mo. Takpan mo, pinatatakpan. Pero ako, ina-appreciate ko, maliit na bagay, kailangan appreciate. Hello, amen? Saan ako nagsimula sa sakyan? Owner. Nasaan kinuha? Sa talahiban. Sa talahiban, yung walang biro yan. The owner na kinuha sa talabigan, na talahiban, na pag oras na mag-U-turn ka, bubuelo ka, akala mo,
isang di 40 container ang dala mong sasakyan kasi bubuelo ka ng ganyan kasi ang kabig katiting na katiting lang tapos aatras ka ganyan. Ganun. Pero masaya ako noon. Matagal namin gamit yung owner, ha. Masaya ako noon. Oh. Ha? Ang sakay yung owner na maikli, yung ganyan lang siguro saka dito kay Dibay. Yung maikling owner tapos semi galvanized. Alam niyo kung ilan ang sakay? 15. Alang-alang may. Pero may kasamang mga bata, ha? Anim yata ang bata, eh. Yan, 15. Kaya yung sarap na upuan, biro dapat dalawa lang. Ha? Dito, habang nagdadrive ako, meron nasa kaliwa. Tapos dito, yung passenger, meron pang nasa kanan. Apat ang nasa harap. Tapos may mga bata pa, kandong. Kaya nung one time, eh, mayroon kaming Bible study sa Mandaluyong. Nung pinababa, sa baba po ang ano, kaya nauna kaming bumaba. May nagdadrive pa noon. Nung bumaba isa-isa, sabi ng gwardiya, kasi kayo dyan? Gulat siya eh. Kasi kayo dyan? Eh sabi ko, ano kasi yan eh, parang si Lastic Man yung ano, pag sumasakay ka, humahaba, di ba? Eh may lamay. Yung mother ng isang Chinese na member dyan sa Pasay, 15 kami, yun, 15. Pagbaba, pinababa, sabi ng, dito na po kayo baba, sabi ng gwardiya. Bumaba, unti-unti, ganyan. Tapos, sige po. Hindi ba tapos ang, hindi ba ubos ang bumaba dyan? Nagulat siya. Siya nga sabi, 15 po kayo. Siya nga sabi, binilang niya pala. Pero tuwa-tuwa ako. Pambira niya. Bakit? Tuwan-tuwa ako doon. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Doon, nung una, bago ako natuto mag-drive, matapang ako, lusot na ako ng lusot. Bakit? Sila ang kusang umiiwas. Kasi sila ang masisira eh. Eh, bakal yun eh. Pagkatapos noon, pati yung mga traffic enforcer, pag nakikita ko, ako pinapauna, sa port state pa kami nakatira, pag nakita yung owner, kinindo yan. Pagkatapos, pinapauna ako. Bakit? Kasi noon, mataba na ako ngayon, pero mas mataba ako noon. Hindi kami nagkakalayo ni Jester. Yung tiyan ko at saka yung manibela, halos sasayad. Akala nila, pulis ako. Akala nila, pulis ako kasi yung manibela, halos sumayad eh. Pero masaya ako. Sabi ko, Lord, masaya ako. Hanggang sa bumigay na yun, nasira. Tapos nung masira, 3 days after, may nagbigay naman. FX. Yung FX na yun ay, pero power steering yung owner. Yung FX, kinuha rin sa emergency room kasi hindi na tumatakbo. Pinagawa namin. At yung FX na yun, yung lumang FX, ano yun? Yung parang piera type, ganito, dito ang upuan. Hindi yung paganyan, kundi dito. Yung ganun. Pinagawa namin, tapos pinalagyan ko ng aircon. Pag magmamanobra ka naman doon o kaya mag-U-turn, all power din yun. Bakit? Lahat ng lakas mo gagamitin mo. Kasi antigas ng manibela. Pero masaya ako. Pinaganda ko yun, nung medyo ano na, maayos na, binawi. Okay lang. Medyo tumagal, ha? Almost 2 years. Kahit ang dami kong lakad, nagko-commute ako, nagtsatsaga. At itong ginagawa ko, walang halong biro yan. Alibawa, ang gawain ko yan, kahit mag-isa ko, magko-commute ako. Kasi wala naman, wala kong magamit na sasakyan. At matraffic, at nakikita ko yung oras, alanganin, medyo alanganin, traffic, bababa ako. Lalakad muna ako, lalagpasan ko yung traffic, patakbo. At pag hindi na matraffic, sasakay ako ulit. Kasi gusto ko na hindi maapektuhan yung gagawin ko ng paraan. Walang halong bola yan at walang halong pagsisinungaling. Ganyan ang talagang the moment you work with all your heart and you have a heart to work. Palakpakan mo nga si Lord. Praise the Lord. Paalala lang. We have to be willing to do the hard work. Hard work if we want to tackle the hard work.
I repeat, we have to be willing to do the hard work if we want to tackle the hard work. Kasi hindi mo maaharap yung hard work without hard work. Amen? Kaya sana ngayon, naririnig natin, pati yung mga nasa online, nakakonect ngayon, at sa mga late mag-connect, sa alimbawa, sana isapuso natin to. Praise God. Tong hard work na ito. Praise the Lord. Magkakaroon ng bunga yung ating ginagawa. If you are, work with wholeheartedly, ulitin ko, anumang sitwasyon yan, matatapos mo. May ma-achieve ka. If you have that heart to work, praise God. If you work wholeheartedly, may matatapos ka. If you have a heart to work, masisimulan mo. Encouragement. To be inspired is great. To inspire is incredible. To be inspired is what? Great. But to inspire is incredible. Ma-inspired ka, hallelujah. Ibang usapan yan, that's great. Pero to inspire is incredible. Kaya nga, ibang usapan, may ginagawa ka, meron kang inaasikaso, yung mga nanonood sa'yo, nai-inspire sila. Praise God. Amen? Kaya may natututo, sa kapapanood sa'yo, meron silang natututunan at sila'y na-inspire. Ah, gusto ko rin yan. Praise the Lord. Amen ba? Alam mo, sa totoo lang, it's one thing to share the good news. Praise God. Kasi karapat-dapat lamang na ibahagi natin talaga, i-share natin ang mabuting balita. Kung totoo, naranasan mo ang kaligtasan, hindi mo ikakahiya si Lord. At hindi biro na dapat malanasan mo ang kaligtasan. Lagi kong sinasabi, hindi religion ang magliligtas sa tao. Bakit? Hindi yung religion ang napako sa krus. Ang napako sa krus ay si Jesus. Kaya siya lang makakapagligtas sa atin. Amen ba? Pero pag nakilala mo si Jesus, kasi buuin ko. Bakit kailangan natin ng kaligtasan? Kasi hindi biro. Meron talagang impyerno. May totoong impyerno. Maniwala ko hindi, may totoong impyerno. At meron din totoong langit. At kung kayong tatanungin, anong gusto niya? Impyerno, langit? Matindi kayo kung pipiliin niyo impyerno, ha? May pilosopong tao, Sabi niya, sa tagal-tagal, o kaya sa dami-dami ng tao na napunta sa impyerno, hindi ba maubusan yan ng panggatong? Ang sagot lang simple, hanggat merong ganyang katulad mo na ganyang tanong, hindi maubusan ng panggatong ang impyerno. Pero ang impyerno, may solusyon. Kasi ang impyerno, hindi ginawa sa tao. Ginawa yan sa mga demonyo. Praise God. Kaya pag napunta ang tao sa impyerno, walang desisyon na ginawa. Kapahamakan na yun. Sinayang niya lang lahat ng pagkakataon. Pero pag ikaw ay makalangit at ikaw ay nakarangnas na ng kaligtasan, praise God, nagliliwanag ka. Alam mo, may nanonood sa'yo, pinapanood ka, na-inspire sila. Yung tanong nila, saan ka pupunta? Sa church? Talaga? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, ang pananampalataya mo, pag may faith ka, nag-glow ka Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Praise God. Nag-glow ba yan? Praise God. Praise God. May liwanag Hindi lang basta may liwanag. Ibang usapan niya na, katulad ngayon, ang daming mga nagsipag-chatan. Sa traffic po kami, hindi na kami tutuloy. Yung isa, nagdadrive, Mildred, yung sinabi yung, naipit po kami sa traffic. Kasi sa totoo lang, yung ganitong sitwasyon ngayon, alisahan mo na. Parang nung mahal na araw, no? Yung piyesta ng patay, yung dito. Sa piyesta ng patay nung dito, naku, grabe. Mas malupit yun. Pero ngayon din, ganun na rin kalupit ang traffic. Hindi mo nga alam kung saan galing ang mga tao. Pero at least alam mo, may tao, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Pero, ibang usapan, nasa kabila ng ganun. Yung bang, matraffic. Pero, dinala ko atin pag hindi nalang matraffic. Hindi ganun. Di ba? Amen? Magtataka sila ngayon. Papagtay sa, ikaw, saan ka punta? Sa church. Ang traffic ngayon doon lang. Okay, saan ka punta?
Akala ko ba pagod ka? Ah, kahit. Kahit na pagod, pag oras na, mag-worship pa rin kay Lord. Aatin pa rin. Ibang usapan pa rin yan. Amen? Kaya to be inspired is great, but to inspire is incredible. Praise God. Kaya let's work with all our hearts. Determined to do your assignment. Be determined to do your assignment. And be passionate. Kasi pag passionate ka, ha? Sa lahat ng bagay, pag oras na tama ang puso, magiging passionate ka. Bakit? Pag passionate ka, babanggain mo lahat ng hadlang. Andyan ba kayo? Praise God. Hallelujah. Basta passionate ka, lahat ng hadlang yan, babanggain mo yan. Sasagasaan mo yan. Kaya nga, mahalaga yun na kung saan, if you know the truth, ayan o, hallelujah, you will stand on the truth. If you have that faith, you will fight for your faith. Praise God. Hallelujah. Kaya stand on the truth, fight for your faith. Praise God. Hallelujah. Kaya pag sinabing hard to work, whether may kasama ka o wala, tutuloy ka. Whether may reward o wala, tutuloy ka. Amen ba? Praise God. Diretso ka lang. Bakit? Later on, meron palang Diyos na nanonood sa mga ginagawa natin. Praise the Lord. Amen po ba? Glory to God. Ito si Charmaine. Takaw sa tulog. Praise God. Ilang araw nang walang tulog halos. Kasi, at saka si Sherry May. Makita niyo. Kasi, yung laging nasa divisoria. Lagi silang nasa divisoria. Pero nung Friday at saka Saturday, kahapon, hanggang kanina, si Sherry May kasi sabay ang kanyang ginagawa. Yung bukod doon sa kasal, pero talagang buong puso niyang ginawa yun. For the glory of God. Praise the Lord. Maikasal lang si Arwin at saka si Jeremy. Praise God. Hallelujah. At lumapit lang sa kanya si Sian. Praise God. Kasi sa tuwing kukunin niya si Sian, sabi niya, pinapalo yung kamay niya. Praise the Lord. Bakit? Kasi until no kanina pa yan, di pa tapos, kailangan niyang gumising maaga. Siya ang tagagawa ng PowerPoint ko eh. Bukod doon ay meron pong inasikaso yung application ng visa namin. Amen. Apat kami. Bawat isa pala na-upload ay ilan? Mga 20 pages ba? Lagpas? More than 20 pages isa. Apat na katao. Kaya almost 100 pages yung matindi. Kaya pag oras na yan. Huwag mo ako kusapin. Huwag mo ako kusapin. Kasi ang hirap talaga pag may ginagawa ka, nakakonsentrate. Pag gumagawa din ako ng message, ang hirap eh. Wala na. Hindi mo naabutan yun. Kanina nga, pag ganyan yan, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kasi pag passionate ka, babanggain mo pati yung mga puyat mo eh. Tama ba? Itong mga estudyanteng to, pag-exam nyo, nagre-review ba kayo? Parang halata ko kagad yung hindi nagre-review. Di ba? Kahit puyat ka, magre-review kaya. Si CJ, may pingot pag walang review yan. Magre-review ka ba? Mag-memorize ka? Pag tinanong ko yan, nag-review ka na? Opo, anong ginawa mo? Nag-memorize ka? Binasa ko po. Hindi yan ang tanong ko. Nag-memorize ka? Binasa ko po. Ano tanong ko? Kasi ako, kung ano tanong ko, dapat yun ang sagot mo. Hindi po. Sige, binasa mo. Alam mo. Opo, sige nga, amin na yan. Sige, anong napag-aralan mo? Nga. Sabi ko, sabi ko, parang di ako naging estudyante ah. Sabi ko, CJ, nag-aaral din ako. Tinapos ko yung kurso ko. Kaya alam ko kung ano. Kasi pag hindi ka passionate sa pag-aaral, hindi mo, ang pinakamahirap sa lahat, yung natapos ka nang wala kang natapos. Natapos ka nang walang tinapos. Ibig sabihin nun, hindi mo alam yung tinapos mo. Kaya, pag may natatanong sa akin, ano tinapos mo? Simple sagot ko, wallet ng nanay ko.
Eh, mag-aral maayos. Pag passionate ka, anuman ang hirap, at saka sa mga estudyante, tip lang, kung saan ka nahihirapan, lalo kang tumutok doon. Kasi, yung iba, nahihirapan na nga sa mat, yun hindi pa binibigyan ng panahon. Hirap ka na nga sa mat, hindi mo binibigyan. Kaya kung saan ka nahihirapan, doon ka tumutok. Tingnan mo yung katabi mo. Saan nahihirapan yan? Sa devotion. Sa devotion. Magpipray lang. Magbabasa. Alam nyo, unahin ko na, advance ko na, simula sa January 1, ay ano, lahat, pati yung mga nasa online, ay simulan natin na mabasa ang buong Bible. Hindi ko sinabing minsanan. Eto, magbabasa lang tayo. One chapter a day. Parang nagbigay yata ng kalungkutan sa inyo yan. Ano ba naman yung one chapter? 2 minuto, 3 minuto, tapos lang. Yung iba dun eh. Sa Book of Psalm nga eh. Psalm 116 ba yun? 3 verse lang. Eh pag ganun, gawin mo ng 2 chapter. Diba? Oh. Maliban na lang, the longest chapter in the Bible is Psalm 119. Hanggang verse 150 ba yun? Eh pero mga 5 minutes, 7 minutes, lagay mo ng 10 minutes. Sandali lang eh. Amen? Kaya 1 chapter lang, kaya ba yun? Magagawa ba yun? Gagawin ba yun? O, sana may nagtatype din ng amen sa ano, no? Sa online. Oh, mahalaga yun eh. Bakit? Tatandaan nyo ha. Si Lord, nakikita niya lahat ng ginagawa natin. At yung tamang ginawa mo, i-reward niya. Paano ang reward? Makikita mo, may mga opportunities na magugulat ka. Amen ba? Remember the goodness of God. Sometimes, the wrong choices bring us to the right places. Tingnan yan. Ulitin ko. Oh, lalahanin mo, yung kabutihan ng Panginoon. Ewan ko, kung may mga naranasan kayo, sometimes, may mali kang desisyon eh. Yung ginawa mo, pinili mo, mali eh. But the thing is, doon sa kamalian mo, dinala ka sa tamang lugar. Maliwanag po ba yun? Pero mo nagkamali ka, oo, talagang mali. Pero dahil sa kamalian mong yun, nailagay ka doon sa tamang lugar. Na-i-connect ka sa tamang tao, sa tamang lugar. Grabe ang kabutihan ng Diyos, ano? Karapat dapat siyang palakpakan, di ba? Yung may buong pusong palakpak, di ba? Praise God. Nagkamali ka na, pero ang lugar na napuntahan mo, tama. Naka-experience ka, nalugi ka. May nawalan ka. Pero because of that, may kukonek, na-connect ka naman sa tamang lugar at tamang tao. Amen? Praise God. Nasubukan nyo yun, naligaw kayo, pero doon nung naligaw kayo, nakita nyo yung matagal nyo nang hinahanap. Tingnan nyo, pag kayo naghahanap ng isang bagay, hindi nyo makita yung hinahanap nyo, pero magugulat ka, yung matagal mo nang hinahanap, bigla mong nakita. Sinong nangyayari yung gano'n, di ba? Ha? Hanap ka ng hanap, bak talagang nag-busy ka talaga, kakahanap, minsan nainis ka na, ba yan, di makita. Pero suddenly, ay, ito pala yung hinahanap kong matagal na oh. Naging blessings pala yun. Di ba? Bakit? Yung matagal na, importante mong hinahanap, di mo makita, suddenly, pambiran dito pala yung pustiso ko, no? Pambira yan oh. Pambihira yun. Grabe oh. Naging pagpapala. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Natututo po ba kayo? May nangyayari ba? Ia-apply ba? Gagawin? Yun. Praise the Lord. Kaya ibang klase si Lord eh. Grabe ang good. Grabe ang goodness ni Lord. Di ba kinanta natin kanina? Goodness of God. Praise the Lord. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 28. Amplified. Familiar verse po ito. And we know, when you say we know, ay ano, pag sabing know, ito yun. Binigyan ng meaning ng amplified. Kaya mahaba. Pag amplified version, ang binabasa nyo, mahaba, humahaba yan.
Bakit? Kasi ipinapaliwanag, ini-explain niya. And we know, yung know na yon with great confidence. Pag alam mo, meron kang confidence talaga eh. Pero dito, hindi lang, not just confidence, with great confidence. And we know, with great confidence, that God, sinong tong God na to? Who is deeply concerned about us. Biruin mo, yung God, sabi niya, He was deeply concerned about us. Yan ang Diyos natin. Concerned siya sa atin. Amen? Kaya may mga bagay-bagay na decision natin na gusto natin mangyari pero hindi nangyari. Si Lord ang humadlang eh. Bakit? Hindi natin ikabubuti. Kaya, eto, and we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together. Ano yun? To work together. It's a plan, as a plan, for good, for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. And we know that all things work together for good to them that love God. Sa ibang version yan. Kaya sabi niya, eto pala yun. Oh, for good, for those who love God. Para sa kabutihan. Kanino? Doon sa nagmamahal sa Diyos? Ano pa? Praise God. To those who are called, tinawag ng Diyos, according to His plan and purpose. Oh, ayon sa kanyang plano at layunin. Pinakamaganda sa lahat ay ano, magawa natin ang plano at layunin ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Na pagharap natin sa Kanya, well done, faithful servant. Kaya, ano ang uunahin mo sa buhay? Anong priority mo sa buhay? Ang number one priority natin, magawa ang plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Praise God. Pag tinawag ka, hindi mo pagsisiyan. May mga bagay-bagay man na nangyari, may mga bagay-bagay na pangit na nangyari, pero kalimutan mo na yan. Sabi ng kanta, kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan, ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawi, na palagi ng mali, at hindi ka siya-siyas. Ay, sintonado eh. Praise the Lord. Kaya magawa natin ang plano at layunin ng Diyos sa buhay. Amen? Praise God. Maganda po na bago ka lumisan sa mundong ibabaw na ito, ay natapos mo ang plano at layunin ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinishare dito sa inyo na kung saan wala nang mamamatay, kundi rapture na lang ang ating mararanasan. Pag sinabing rapture, hindi ka na, sa Bible, hindi ka na makakaranas ng kamatayan. Aangat ka na lang. Kaya alimbawa sa service na to, dumating ang rapture, dumating si Lord, nasa alapaap lang, pero lahat ng nanampalataya sa Kanya, biglang mawawala. Ang matitira na lang, yung damit mo. Praise God. Biglang mawawala. Totoo ba yan? Yes. Bakit? Nasa Bible. Mga kapatid, huwag nating pababayaan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Praise the Lord. Yan lang ang tanging pag-asa natin. Kaya nga, pag na-rapture ka, hallelujah, imimit natin si Lord in the air, dyan sa alapaap. Pag naiwan ka, yun yung sinasabing tribulation. Hindi lang tribulation, great tribulation. Ang mundong ibabaw na ito ay hindi po pabuti. Ito po ay pasama ng pasama. Hindi napapansin, ang gera nako, andyan na lang. Sabay-sabay, meron sa Ukraine, ngayon, meron sa Israel. Alam niyo po, at wars and rumors of wars, that was the signs of the last days. Ito yung mga talagang tanda na ano, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya huwag mong pababayaan ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya anong dapat? Ha? Yung plano at layunin ng Diyos, the plan of God and the purpose of God in our lives, mangyari. Hindi ka lugi. Kahit bata ka pa, hindi ka lugi na sumunod sa ating Panginoong Diyos. May enjoy mo. Kaya nga, have that what? Have that passion. Praise the Lord. Magkaroon ka ng ganung passion na babanggain mo ang lahat. Masunod mo lang ang pinagagawa ng ating Panginoon. Palakpakan mo nga uli si Lord. Praise the Lord. Malakas na palakpak. Yeah. Praise God. Mahaba pa ako, pero patapos na ang aking oras, kaya malapit na rin ako matapos. Praise God. I-memorize nyo itong verse na Romans 8:23.
For I know the plans of God. All things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. Praise God. May mga bagay na nangyayari, pero ano yung tawag nun? Ituturn ni Lord yan into beautiful things. Kaya nga may mangyayaring mga opportunity sa'yo pag oras na ginagawa mo ng tama at ng buong puso ang lahat ng ginagawa mo for the glory of God. Gusto mo ba yon? Praise God. Malapit nang matapos ang taong ito. Ano na ngayon? Di ba? 17. Ilang araw na lang ang natitira, RC? Kwenta, sige. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 13? Ah? Ano? 13 pala? 13 pala? Ilang araw ang December? Kaya binaliktad mo yung 31, ginawa mo yung 1, inilagay mo dito, kaya 13 na lang. Oh, 31 minus 17. Ayun, praise the Lord. 14 days na lang ang natitira. Tapusin natin ng pinakamaganda for the glory of God upang simulan natin ang 2024, the best for the glory of God. Pwede ba yon? Amen? Kaya may goal ka. Kaya praise the Lord sa mga handa nga na talagang magko-commit. Kasi mahirap para sa mga magko-commit talaga at magdire-diretso lang, makikita nyo, kahit na hindi maganda ang nangyari ng mga nakaraan, gaganda ang taong 2024. Bakit? Sabi ko, hindi napaganda ang mundo. If may distinction po to those who are wicked and to those who are righteous, to those who serve God and to those who do not. Meron pong distinction yan. Makikita yan. Magiging obvious po yan. Praise the Lord. Amen po ba? Kaya sa mga magkukumit nga, praise God. Hallelujah. Gagawin natin. Kasi yearly, sa tuwing pagtatapos ng taon yan, dati, nagkakaroon tayo ng convention sa church. Pero natigil through online na lang, nung 2020, 2021, 2022. Pero ngayon, sisimulan natin ulit face-to-face. But this time, ang ating team building ay sa Baguio. Yes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Glory to God. At gagawin natin yan yearly, iba-ibang lugar. Disneyland. Narinig ko yun, ha? Sabi niya, Disneyland, ang ganda ng pangarap mo, ha? Ang ganda ng pangarap mo, ha? Ang ganda ng... Pwede, why not? Yeah? Praise the Lord. Praise God. Oh, pwede, why not? Yung pinakamalapit sa Hong Kong, at least pinakamalapit yan. Oh, di ba? Praise the Lord. Ha? Sa Japan? Medyo mas madugo dun eh. Mas okay muna sa Hong Kong kagad. Oh, diba? Tapos, sa susunod, di ba? Punta tayo Ukraine, di ba? Sino gustong sumama? Ha? Mura lang ang airfare, di ba? Oh, praise God. Oh, sa Israel, mura lang ang airfare, di ba? Oh, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Yan ay team building natin. Kaya, we are willing, praise the Lord. Be committed. Hallelujah. Ang Diyos na ito, kakaiba ang gagawin sa ating ngayong parating na 2024. Amen? Kaya nga sabi ko, although na maraming nag-commit nun, wala ngayon, di natin alam kung na-traffic o nasa probinsya na. Yung iba naman may sakit. Nasa libing? Oo nga pala, yung iba naman. Yung isang pamilya ay namatayan po, namatay ang Dolyete family, namatay ang nanay, tatay, praise God, yun nga, kaya wala sila rito. Kaya yung ibang nag-commit din, pati kasi bubuin natin ang ating worship team, praise God, may magtuturo sa atin, ang ating Kuya Jester, praise the Lord, praise God. Kaya magaling na yan, praise, parang si David, kaya papalitan natin, gagawin na natin ang pangalan ni Jester, DJ na, David na Jester pa, di ba? Praise the Lord. Praise God.
Oh. Kasi ah? DJ? Bakit sikat? Sikat ngayon ang DJ? Bakit? Ay, kahapon pala, by the way, nanonood ba dyan si Donnie? Si Donnie ay may sakit. Kinoment ko siya. Habi ko, aba, alam mo Donnie, para kang si Jessica Soho. Yeah. Aba, ang galing niya magano, di ba commentator siya ang inasign ng commentator. Ang galing niya. Ang galing niya. Dahil doon sa commendation na yun, ayun, nilalagnat tuloy siya ngayon. Nagkasakit. Oh, kasi ang galing niya, sa totoo lang eh. Binilihan ko lang, ora mismo eh. Binigay lang sa kanya yung, although nababasahin, pero ang daming palpak na dati eh, na ganun eh. Pero sabi, natuwa ako sa kanya. Sabi ko, kakaiba ka Donnie. Ikaw yung babae na boses lalaki. Ang galing niya nga eh. Praise the Lord. Ang tuwa eh. Praise God. Hallelujah. Maririnig yun. Kasi iba may nag-video eh. O, maririnig niya yun eh. Glory to God. Hallelujah. Kaya, purihin ang Panginoon. Makukompleto natin lahat. Lahat yung may mga talent, huwag niyong itago. Ilabas niyo for the glory of God. Praise God. Andyan si Kuya David. Yun. David ka nung brand. David. Praise God, si David ang siyang pumatay kay Goliath. God, praise the Lord. Glory to God. Kaya mahalaga yon mga kapatid. Amen? Tumayo po tayong lahat. Kantayin nga natin ulit yung goodness of God. Yan. Praise the Lord. Praise God. Buong puso natin kakantayin, pati yung mga nasa online. Nakikita naman, lalabas naman yung ano, di ba? Kita sa A, oh, yung lyrics. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Sige. Pakilabas yung ano. Praise God. Magpasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Praise God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. Sing it with all your heart. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Lord, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Lord. You are faithful unto us. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. God. And
I surrender all, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Truly, O God, you are faithful God. You are so good unto us. Thank you, Lord God, for the whole year, Lord. Kailanman, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lord, salamat po, Panginoon. Ang taong ito, Panginoon, ay tagumpay pa rin kami. In spite of may mga hindi magandang nangyari, but still, we are victorious, committed disciples, Lord. Nanatili, Panginoon, yung mga mananagumpay dahil sila'y committed, Panginoon. Nanatili, Panginoon. Salamat po. Kaya ang taong ito na yung bawat nanatili at magpapatuloy sa next year, Lord, napakagandang pangyayari naman ang gagawin mo. Nireset mo, Panginoon, dahil para sa ikabubuti at para, Lord God, lalo kaming magiging matagumpay, lalo kaming magiging mabunga, lalo kaming kagamit-gamit sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat pamilya dito sa ABCI Family, Lord. Salamat po, napakabuti mo sa amin. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you.